Hello mga ka-Mr. Rider, good morning. Welcome to my channel. So ngayon ay pag-uusapan natin tong motor ko ng WR155 ng Yamaha. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga hindi ko nagustuhan at saka yung mga nagustuhan ko sa motor na ito. After 9 months of ownership, so ito na siya ngayon. Ito yung mga nagdagdag sa kanya, yung pro taper sa manibela, handguard, mini driving lights na alam naman natin lahat na napakalaking tulong niyan. Lalo na pag bumabiyahe tayo ng gabi. So, wag lang nating silawin yung mga kasalubong natin. So, ang mga nagustuhan ko sa motor na to, mga ka-Mr. Rider, is yung suspension niya. Napakaganda. Na-play ng kanyang suspension. Napakalambot. Tsaka, pag dumadaan ka talaga sa mga malulubak, baliwala lang talaga. Di mo talaga masyadong ma-feel na lubak-lubak yung daan. Lalo na dito sa ating lugar. So, yung speed niya, maaasahan mo rin. Malakas siya kasi naka-VVE na siya. Tsaka, hindi siya pangkariniwang na 155cc na motor. Kasi, nung sinubukan siya, pag-hit niya ng 7,000 RPM, ay mas may ilalakas pa siya. Parang may turbo itong motor na to. Yun yung gamit ng VVA or variable valve attrition. So, napakaganda mga ka-Mr. Rider. Sulit ang pagbili ko nito. So, ito yung kanyang engine. Ito, hindi ko talaga na maintindihan ba't nakabukas yan. Yung lagayan niya ng battery. Normal ba yan? Hindi ko yan na-check pag nung nabili ko to. So, pero hindi naman yan big deal. At saka yung ilaw niya sa harapan, isa rin sa mga downside sa akin. Mahina. Mahina talaga siya. Kaya nga, napilitan akong lagyan ng mini driving light kasi hindi sapat yung ilaw niya, yung stock na ilaw niya pag bumabihay ako ng gabi. So, yan. Nilagyan ko ng MDL para mas maliwanag na yung daan ko. Makikita ko na kung anong nasa harapan. Kasi mahirap na pag may mga asong biglang tumatawid. Yan ang dahilan kung bakit maraming nadidisgrasya dahil sa mga aso. So, hindi natin makikita dahil nga madilim yung daan. So, sana magiging LED na to sa susunod na version ng WR at saka inverted na rin yung kanyang perk. Although, yung kanyang perk ay naka-KYB. So, alam naman natin lahat na yung KYB ay talagang maaasahan. Kasi nga, made in Japan talaga yan. Original. So, at saka, okay lang din naman sa suspension. Napakaganda lang din naman yung suspension niya. Kaya nga lang, kung sasabihin natin sa prumahan, ay mas maganda talaga yung naka-inverted ba. So, yun, isa sa mga downside ko, yung kanyang ilaw, kulang sa liwanag. Pero sana sa susunod, baguhin na nila yan. At isa rin ito, itong kalawang na to, hindi ko alam kung saan ang galing to. Bakit nagkakalawang yan? Hindi naman yan metal. Hindi naman yan kinakalawang, pero hindi ko alam kung saan ang galing yon. So, ito na yung odometer niya. Taas-taas na rin yung biyahe ko sa kanya, naka 7,270. Okay, yan lang yun guys. Maraming salamat sa panunod. Hanggang sa huli, samahan nyo ako sa iba pang motor na ire-review ko at ibibiyahe ko. So, this is Mr. Rider, your lover. God bless and thanks for watching.